need ni boy. At sa tabinan ng mabugas na bintana sa gawing kanan na yung katiligaan ng bata, at sa kabuuan ng silid ay larawan ng kariwasaan. Sa pagtaas ng tabi, nakikita si boy na binibihisan ng kanyang ina. Nakabakas sa mukha ng bata ang pagkainip samantalang sinusuklay ang kanyang dugo. Sabi ko ayaw magsimba eh! Bakit ayaw mo magsimba? Hindi ma, pagkalitan mo naman ako eh! At anong gagawin mo rito sa bahay ng umanong ito? Magaling araw! Maiwan mo ako sa bahay ngayon kapasama ko si Tia Simon. Ah! Ang ateista ko yun? Patawarin ako ng Diyos. Basta maiwan ako dito! Magpipintuhan ako kay Tia Simon. Magpipintuhan ka? At anong kwento? Tungkol sa kapalastangan sa banal na pangalan ng Panginoon? Hindi, Mama. Maganda ang ikinagkwento ni Diyos ni Mona. Tiyo Simon sa pinto. Biglang papahirin ang babae ang kanyang mukha, tapos rin ito at saka tutungin yung pinto. Siya pala, magbibigis mo na ako. Lalo na kayo, kuya. At lalabas ang babae at si Tiyo Simon ay papasok sa loob ng silid. Agad tutunguhin ang isang supang naroro. Kapuntong hininga ang opo, agad na mo siya nalapitan ni Boy at ang bata ay titingin sa harapan niya. Isa na nga ang maganda, galing mga awit at kailangan ng kapawanan. Bakit napilan ko kayo, Tio Simon? Totoo ba ang sinabi ni Mama ay parusaya ng Diyos? Ha? Medyo totoo yan, Boy. Hindi ako ay nananalig sa Diyos. Oo raw eh, hindi kasi kayo nagsisibang.
Hindi kasi kayo naniwala sa Diyos. May mga bagay tayo na hindi may paipakaalam sa pamigitan ng salita. Mga bagay na maalaman namin sa sariling karanasan. At isa lang ang tiyak ko. Malaki ang marinalig ko kay Basala. Pero yun ang sabi ni Mama. Hindi lang kasi kayo nangingilid kung araw ng pangilid. Totoo, boy. Ang simbahan ay hindi masamang bagay para iyong tanggihan. Naranasan nyo na yun at hindi ako naging masaya. Kaya kasasama sa amin ngayon, Tio Simon? Oo, boy. Tumugyo si Tio Simon sa pagsasalita na waring biglang palunong yun ng mga laala. Parang sumalayo ay biglang maabot ang aningaw-ngaw na tinutunog ng kampana. Magtatagal ng ilang sandali pagkuha ay titigil ang pagtutunog ng batingaw. Kapagtutunog hininga si Tio Simon, titignan ang kanyang may kapansanang paa, natawa na manghina at saka titingin kay Tio. Sa kapansanan ko nito, naalig ko sa Bukitia. Dahil ako'y nanalig sa The Human Body sa pinaligan ng Beto. Kanyang tao ay pinaligan ng doon ako nanalig. Ano ang nangyari, Tio Simon? Nakita ko ang manik. Nakuha ko ang manik ng ito at pinuha ko dito sa gasaan at rak at ang baka pagkawin niya nahulog ang manika. At ginawa ko ito at hindi na ingatan. Ano iyon, Tio Simon? Nakita ko ang pagdugtong hininga si Tio Simon, samantalang patuloy sa nakikitig lamang si Boy. Higit na malagas at madalas, nakilita ang higit na mahabang sundali sa pagtulog. Pagkuha ay titigil, muli magbubuti nila si Tio Simon. Wala noon akong nagsip na boy. Hindi ko naman makalimutan ang mangyayari ngayon. Inuwi ko ang manika at ingatan. Binayaralay sa aking katawan. Binalang palalala sa akin ang matibay at mataos. Na ang pananalig nila, batang hanggang sa oras ng matay at nakatibig pa rin. At aking tinandaan sa aking isip, kailangan ng tao ang pananalig. Lalo na ang pananalig kay Basala. Mahabang patingin ka ng maghahari, kukuha'y marinig ang matuling niya pag napapalapit. Susungaw ang mukha ng ina ni Boy sa pinto. Tayo na! Pagkulan na tayo! Lad ng isang nalit kasi isa lang. Tayo na, Mama! Kaninang pangako, tutug na tutug ang papahay. Tayo na, hindi na sa mga tayo pangulina. Kaling marinig ang tugtog ng hampun ng mga mga. Lalo maging malakas hanggang bumababa ang tabi.